panibagong araw na naman. Kay hirap magharap ng trabaho. Ilang peso lang na gamit ang naibenta ko para may pamasahe o panggastos sa pagharap ng trabaho. Nakatapos naman ako ng kolehiyo, pero ang hirap mag-imbento ng alibi o kwento kung bakit mahigit 10 taon na walang trabaho. Hindi ko mailagay ang dati o huling kumpanya na pinagtrabuhan ko sa aking resume. Hindi ko makagat naman nag-i-interview sa dahilan ko na ilagaan ko ang tatay ko bago siya mamatay sa sakit na cancer. Totoo naman nagkasakit ang tatay ko noong panahong iyon. At yung sakit niya ang dahilan bakit ganito ang sitwasyon ko ngayon. Kumapit sa patalim dahil sa desperadong sitwasyon. Isa akong OFW noon. 10 taon ako nagtrabaho sa isang bar sa kalapit na bansa sa Asia. Nagsimula ako bilang waiter, naging bartender, at mapalad naging manager. Mahirap pero masaya ang trabaho ko noon. Dahil dito, nakapagpundar ako ng mga gamit, edukasyon para sa akin nakakabatang kapatid, at entrega na naipadadala sa nanay ko. Human Education Plan or Insurance nga ang tawag sa akin, na hindi naman bago sa ating mga breadwinner na Pinoy. Sa mga parokyano ng bar, si Sir Miguel ang pinapaborito ang customer. Dahil bukod na siya isang kababayan, parati kasi ito nagbibigay ng malaking tip at pasalubog na pagkain para sa lahat ng katrabaho dito sa bar. Maituturing ko rin siyang boss dahil medyo malaki rin ang shares niya dito sa bar na pinagtatrabuhan ko. Mandaling pakisamahan si Sir Miguel. Lagi ka lang makikinig sa mga kwento niya. Madalas to ko sa mga babae na nakaka-short time niya o mga payo kung paano maging katulad niya. May pag-iayabang naman talaga. Masasabi na ang buhay niya isang rag to riches story. Kinapang ang sarili para makatapos ang kolehiyo. Breadwinner din siya dati tulad ko. At ngayon isa sa mga member of board of directors ng isang malaking kumpanya dito sa bansa kung saan ako nagkatrabaho noon. Medyo marami-rami na rin ako naipon noon. Pero nagsimula ito mawala nung makatanggap ako ng text message sa nanay ko. Sinabi niya na tumawag ako sa bahay. Importante lang na makuusap ako. Noong natanggap ko yung text message ng nanay ko, alam ko na may malaking problema akong harapin. Noong nakuusap ko ng nanay ko, sinabi na may sakit ang tatay ko. Nasa early stage ng cancer sa baga. Malakas man ni garilo ang tatay ko, kaya marahil na magkakasakit talaga ito sa baga. Bukod isang malaki emotional stress, isa rin itong problemang pinansyal. Tulad ng ibang mga pamilyang Pilipino, ang sasalo ng kargo ay yung may trabaho. Kultura na kasi, bahala ng Diyos, ika nga. Maihahin tulad sa istorya ni Cinderella, ang paniniwala ng karamihan mga Pinoy. Maghihintay ng tulong sa fairy godmother o grasya sa madaling salita. Puro optimismo na nasasapawan na ang realidad. Masakit man sabihin, di alam ng pamilya ko ang konsepto ng contingency o pagiging handa. Wala akong magagawa dahil sa ayaw at sa gusto ko, isa pa rin itong moral obligation para sa akin. Halos 80% ng sweldo ko na natatanggap buwan-buwan ay napupunta sa pagpapagamot ng tatay ko. Pinagbabawal din kasi sa akin pinagkatrabuhan ang pag-utang sa kapwa-empleyado. Lalo na, manager pa naman ako. Di rin ako makautang sa mga bangko dito. Kaya't kumapit ako sa mga nagpapautang na illegal o yung mga tinatawag na loan sharks. Agresibo ang maningil ng mga ito at sobrang malaki magpato ng interes. Kaya dito, sumikip ang mundo ko. Lumabas ako sa bar noon para kumain sa kalapit na fast food. Nagulat na lang ako na may lumapit sa akin dalawang lalaki at tinawakan yung mga balikat ko. Malas, ito yung mga sinasabi kong loan sharks. Nakiusap ako baka pwede sa katapusan ako magbabayad. Nagalit sila at susundukin ako nung isa. Pero biglang may humintong sports car sa tapat namin. Binaba ang salamin ng kotse. Si Sir Miguel. Sinabihan yung dalawang lalaki na bitawan ako. Kundi, di siya mag-aatubili na babarilin sila. Sinabi ng isang lalaki na may malaki akong utang. Nilabas si Sir Miguel ang kanyang pitaka at tinanong ko magkano ang utang ko.
Binayaran ni Sir Miguel kung ano yung utang ko at sarabihan yung dalawang lalaki na umalis at huwag na sila ulit babalik. Hiyang-hiya ako kay Sir Miguel at sinabi ko na gagawa ko ng paraan para bayaran siya. Umiti lang si Sir Miguel at sinabing huwag ko na problemahin ito. Tulong na daw niya ito sa akin. Nalaman niya pala ang aking sitwasyon. Maari na bagit nung kasamahan ko sa trabaho. Ma-impluwensyang tao itong si Sir Miguel, kaya di basa-basa pwedeng pagkain o palagan. Gabi noon, bumisita si Sir Miguel sa bar at tinawag ako at tinanong kung kumain na ako. Sinabi ko na hindi pa. Inimbitahan niya ako na kumain sa di kalayuang restaurant. Noong nasa restaurant kami, nagpasalamat ako dahil tinulungan niya ako nung kamutik ako mabugbog ng dalawang lalaki at sinabi ko na gawa ko lang mangutang dahil sa desperadong sitwasyon ko. Sinabi ni Sir Miguel na kalimutan ko na raw iyon at kinamusta ang tatay ko. Sinabi ko na nasa stage 3 na yung cancer ng tatay ko at pero problema yung mga parating ng gastusin. Namanggit ni Sir Miguel na kasalukuyan tumutulong siya sa kanyang matalik na kaibigan para sa pribadong proyekto. At tinanong ako kung bakit interesado ako na kunin niyang artista sa video na gagawin niya. Malaki ang bayad at kung converted to Philippine peso ay aabutin halos 300,000. Medyo sapat na para makabawi ako sa kalagayang pinansyal ko at para sa pagpapagamot ng tatay ko. Medyo sumaya ako sa narinig na alok. Tinanong ko kung anong klaseng video bale ito. Music video ba? Documentary? Or independent film? Sinabi ni Sir Miguel, wala ito sa mabilanggit ko. Nasabi niya na isa itong pribadong video at hindi pang publiko. Medyo huminga ng malalim si Sir Miguel at sinabi na gagawa kami ng pornographic video. Ha? Pasensya na po sir. Hindi po kasi ako pumapato sa kapwa lalaki. Natawa si Sir Miguel at sinabi na hindi siya kasama sa video at hindi ako makikipagtalik sa kapwa lalaki. At sinisiguro niya na isa itong pribadong video para lang sa kanyang kaibigan. Hindi rin daw ipapakita ang mukha ko sa video. Walang problema naman sa kanya kung hindi ako papayag. Maaring ialok na lang niya ang oportunidad sa iba. Bigla ko naisip ang pamilya ko sa Pilipinas at sumang-ayon na lang ako sa alok niya. Kinamayan ako ng Sir Miguel at naglabas ng ballpen at papel at sinulat ang address na pupuntahan ko sa susunod na araw. Nag-half day ako sa trabaho para makapunta sa lugar kung saan gagawin yung pribadong video. Alas 9 na ako nakarating. Malaki yung gate ng bahay. Pinatuloy ako ng gwardiya at sinabing dumiretso na lang ako sa tapat ng pintuan ng bahay. Medyo malawak yung lupain. Inabot ako ng halos 8 minutes sa paglalakad papunta sa mansyon. Naghihintay sa tapat ng mansyon si Sir Miguel at niyaya ako pumasok sa loob. Magarbo at pormamahaling webless ang nilalaman ng mansyon. Mukhang libangan din na may-ari ng mansyon ang taxidermy dahil may manakasabit na ulo ng mga hayop at manakadisplay na stuffed animals. Tumungo kami sa isang kwarto. Pagpasok ko, napansin ko na nakahanda na yung camera at nakatutok sa kama. At may manakapaligid din na manakasinding kandila na nagsisilbing ilaw sa kwarto. Pagkaalala ko, isang dumang camera ang ginamit. Pagkaalam ko, isa itong 8mm na camera. Sinabi ni Sir Miguel na gusto ng kanyang kaibigan na film ang gagamitin. Imbes na digital. Para the artistic. Napansin ko din na may dalawang lalaking unano at isang babaeng Caucasian. Tuwalya lang ang mga saplot nito sa katawan. Habang nagbibilang sila ng pera at pagkatapos ay kinamayan nila yung isang lalaki. Sa pagkalala ko, siya yung cameraman. Sa tingin ko, kinuna sila ng video kanina. Iba rin ang trip nitong kaibigan ni Sir Miguel. Pagkalipas ng isang oras, pinapwesto na ako sa kama.
Tinanong ko rin kung nasaan yung babae na makakasama ko. At pabirong sinabi na di ba ako maghuhubad ng damit. Sinabi ni Sir Miguel na parating na yung babae at maghuhubad lang ako pag dumating na siya. Napansin ko yung mga kandila sa sahig ay parang kumorte ng isang pentagram. Mukhang Halloween ang gustong konsepto ng kaibigan ni Sir Miguel. Minabot sa akin siya si Sir Miguel at sinabing inumin ko ito para ganahan at tumagal ako mamaya. Masarap yung tsaa at nakaramdam ako ng ginhawa sa sarili nung ininom ko ito. Tipong makakalimutan mong iyong problema dahil sa kalmadong pakiramdam na dinudulot nito. Sinabihan din ako na isuot ko itong supot o katsa sa ulo ko dahil hindi pwede makita ang babae. Di ko na tinanong ang dahilan kung bakit bawal makita ang babae. Dahil ang importante, babae ito at hindi lalaki. Ilang minuto ang nakalipas. Biglang may narinig ang grupo ng lalaki nagsasalita. Mukhang nagdadasal, pero hindi ko maintindihan ang sinasabi. Maaring banyag ang ligwahin nito. Biglang may huminga sa tenga ko at nagsalita. Are you ready, handsome? Wow, mukhang foreigner ito mga kasiping ko. At ang bango pa. Sa tingin ko, Chanel number 5 ang pabango nito. Ramdam ko ang dampi ng kanyang mga labi sa leeg ko. Inubad niya ang suit kong t-shirt at hinalikan yung dibdib ko. Sinimula ko na siya hawakan. Ang kinis ang balat at ramdam ko na maganda ang katawan nito nung kinapa ako ang kanyang bewang. Kahit ilabas sa publiko itong video naming dalawa, ay hindi ako mahihiya. Bagkus, ay marami maiingit sa akin. Dumagan siya sa akin at nilikan niya ako sa labi. Napakabango ng hininga nito. Nilaan niya ang mukha ko. Ha? Bakit tunog ahas? May dalang ahas ba to? Nilapat ng babae ang kanyang hituturo sa bibig ko. Nagsimula na siya tanggalin ang aking sinturon. Pagkatapos ay binaba niya ang zipper ng aking pantalon. Biglang nalamig ang buong katawan ko nung dumampi ang kamay nito sa tiyang ko. Kinapa at hinawakan ko ang kamay nito. Sobrang lamig at may malagkit na likido. Umaalingasaw din ang nakasulasok na amoy. Ubo ako ng ubo at natuduwal ako sa amoy. Di ko na kinayanan at hinubad ko yung takip sa mukha ko. At sumuka ako. Napansin ko na puno na malagkit na likido ang katawan ko. Nasaan kaya yung babae? Hanggang napatingin ako sa paanan ng kama. Putang ina! Hakalimaw! Nanlilisik ang mga mata nito habang nakalabas ang napakahaba niyang dila. Kulay abo ang katawan nito at puno ito ng malagkit na likido. Napansin ko may mga taong nakatayo at nakahubad. Nakatakip ang mamukha nila ng katsyang supot. Hindi sila gumagalaw na parang istatwa. Mukhang nasa state of trance sila. Napansin ko na yumuko yung babae. At dahil para may tumutubo sa likod nito. Para mga pakpak ng paniki. Pinagbabato ko ito ng mga nakasinding kandila. Puta, ano pa ito na pasukan ko? Lumabas ako ng kwarto at sabay takbo palabas ng mansyon. Harang sana ako ng gwardya. Buti nang dala ko yung pepper spray ko at ginamit ko ito sa kanya. Buti nakalabas na ako ng gate at kumaripas ako ng takbo para makalayo kagad.
Dumiretso ako sa apartment ng isang kabayan. Hingal na hingal ako sa pagod. Parang sumali ako sa isang marathon. Sugat-sugat din yung talampakan ko dahil di ko na naisuot yung sapatos ko. Inalalayan kagad ako ng kaibigan ko at tinanong kung ano nangyari. Hindi na ako nakapagsalita dahil sa pagod. Kinabukasan, nagdahilan na lang ako na hinahabol ako ng mga inutangan ko o yung mga loan sharks. Buti nadala ko yung pasaporte ko at di na ako dadaan sa tinutuluyan ko dahil siguradong yung mga nakaabang may nagmamasid sa akin dahil sa nangyari kagabi. Binigyan ako ng damit at konting pera na kaibigan ko. Nagpabili ako ng tiket papunta ng Pilipinas. Nagdahilan ako na uwi lang ako para bisitahin ang tatay ko. Pero ang totoo ay hindi na ako babalik sa bansa na ito. Umuwi ako ng butas ng bulsa. Sinabi ko sa pamilya ko na nasisanti ako sa trabaho. Pagkalipas ang dalang buwan, na maalam na ang tatay ko. Alas 9 na ng gabi. Halos 12 oras na ako dito sa opisina na ina-applyan ko. Tinitiis ko na lang yung gutom dahil hindi na ako nakapaghapunan. Kukulahin kasi yung pamasahe ko kung sakaling kakain pa ako sa labas. Mula sa 18 na nag-apply, dalawa lang umabot sa final interview. At isa ako sa pinalad. Same day hiring daw, kaya malalaman ngayong gabi kung magkakaroon ako ng trabaho. Sana naman matanggap ako. Lumabas na ng interview room yung nauna sa akin. Malungkot yung muka. Siguro, di siya natanggap. Medyo kinakabahan ako dahil ako na yung susunod. Pinatuloy na ako ng HR officer sa interview room at sinabi sa akin na yung presidente ng kumpanya yung mag-i-interview sa akin. Medyo madilim yung kwarto at walang tao. Biglang, inangat ko yung telepono. Hello? Hello, Mr. Tolentino. How are you doing tonight? Over the phone pala yung interview. Nagpakilalang assistant to the president ang interviewer. Maraming tinanong, tulad ng educational background ko, yung pamilya ko, at mga personal na bagay na medyo kakaiba sa isang job interview. Pati reliyon ko at kung naniniwala ako sa Diyos, tinanong din. Sinakyan at sinagot ko na lang yung mga tanong. Ang mga sumunod na tanong ay tungkol sa managing trabaho ko. Nagulat ako nung binanggit ng interviewer na dati pala akong OFW na nagsimula bilang waiter at naging manager ng bar. Pati pangalan na pinagtrabahan ko dati, alam niya. Nadulas ako at tinanong ko bigla sa kanya, "Sir, paano niyo po nalaman?" "My boss knows you very well. By the way, I'll turn you over to him. Our beloved president, Mr. Miguel Buena Cruz." Nanigas ang buong katawan ko sa takot nung narinig ko yung pangalan ng may-ari ng kumpanya na ina-applyan ko. "Sir Miguel?" "Yes, it's me. Long time no see. Are you ready for a reshoot?" Biglang may pumasok sa kwarto. Sinakloban yung ulo ko ng supot na gawa sa katya. Are you ready?